Hello, good afternoon. So welcome to the session, Intermediate Accounting 3 students, okay? So, as promised, so ito yung ating discussion for accounting for bonds payable. Okay, so since parang hindi naman lahat ay nakasunod, ano, so uulitin ko na lang. So yung iba namang nakagets na or alam na, so pwede nyo na namang i-skip itong video, okay? So, definition of bond. So, a bond is a formal unconditional promise made under seal to pay a specified sum of money at a determinable future date and to make periodic interest payment at a stated rate until the principal sum is paid. So, mas madali natin yan maintindihan kapag hinimay-himay natin yung definition na yun. So, kapag hinimay-himay natin siya, so malalaman natin kung ano ba yung elements that comprises a bond payable. So, a bond is a formal unconditional promise made under seal to pay. So, a formal unconditional promise to pay. And it should be made under seal. So, maya i-explain natin bakit siya formal. Ano, so, kasi ito ay parang meron siyang necessary process para makapag-issue ng bonds. Na kapag hindi mo siya nagawa, hindi ka pwede mag-issue ng bonds. So, maya yan. Itong after ng slide na to. Ito ay formal and conditional promise to pay a specified sum of money. So, syempre, pero ang pinag-uusapan natin dito, ano, at a determinable future date. So, nangutang ka ngayon, babayaran mo in the future. And to make periodic interest payment at a stated rate. So, interest payment at a stated rate. So, kapag sinabi natin stated rate, nakalagay sa certificate until the principal sum is paid. Hanggang mabayaran yung principal, required tayong magbayad ng periodic interest payment. So, okay, balikan ko lang ito. So, bakit ang bond ay isang formal unconditional promise made under seal to pay? So, kasi ganito yung process ng pag-i-issue ng bonds. Very strict, ano? So, process of issuing corporate bonds. So, ang isang corporation, meron siyang kapangyarihan to incur, create, or increase bonded indebtedness. Ito ay under Section 38 ng Corporation Code of the Philippines. Pero, bago siya makapag-incur, create, or increase bonded indebtedness, meron tayong certain requisites para ma-exercise yung power na yun. Ano? So, una, meron tayong vote requirement. So, kailangan yung plano ng corporation na mag-issue ng bonds, ito dapat ay approved ng majority of the board of directors or trustees. So, di ba yung board of directors, parang sila yung representative ng lahat ng owners. Ano, so, sila yung bosses ng shareholders. So, kailangan sa kanila pa lang mag-agree na sila, majority of them. So, ibig sabihin, kapag 10 yung board of directors natin, at least 6, ano, yung mag-agree na mag-i-issue tayo ng bonds. And then, kapag umagree na yung majority ng board of directors sa issuance ng bonds, i-endorse naman nila ito sa kalahatan ng stockholders. At kailangan, yung 2/3 of the outstanding capital stock ay mag-agree. Yun yung required vote, 2/3 of the outstanding capital stock. So, kapag yun ay stock corporation, pero kapag non-stock corporation, 2/3 of the members meeting, in a meeting duly called for the purpose. Okay? Next. So, after nating ma-meet yung voting requirement, so, ang gagawin dun sa napag-agrihan, ilalagay siya sa isang certificate na kung saan certified dapat ng majority ng directors at nakasign si chairman at secretary of the stockholders
meeting, and setting forth among the other information. The bonded indebtedness created or increased the actual indebtedness of the corporation on the day of the meeting and the vote obtained. So, after nung voting requirement, so parang iaano lang natin siya, ito-document into a certificate. And after natin ma-document yan into a certificate, ang gagawin natin, ipa-approve natin yung kay SEC yung proposal to incur, create, or increase bonded indebtedness. Kailangan approved yan ni SEC. Kasi si SEC yung regulatory body pagdating sa corporations at kailangan lahat ng anong tawag dito? Lahat ng activities ng corporation alam ni SEC. So kapag na-approve na yan ni SEC, so yung bonds na i-issue natin ay ipare-register pa natin siya kay SEC. So kung dito ang pinasa lang natin ay yung board resolution na mag-i-issue tayo ng bonds. So kapag na-approve na 'yon, edi mag-i-issue na tayo ng bonds na kailangan naka-register pa rin kay SEC, which shall have the authority to determine the sufficiency of the terms thereof. So, okay. So, alam na natin kung ano yung elements ng bond. So, alamin naman natin yung features ng isang bond issue. So, sa isang bond issue, so meron dyan tayong ma-encounter na bond indenture. So, kapag sinabi natin bond indenture, ito ay the document which shows in detail the terms of the loan and the rights and duties of the borrower and other parties to the contract. So, ito yung contract between the issuer and the bondholder. Pati yung if ever na merong trustee, so, nandito din yun. Ano? And then, bond certificate. So, ano naman yung bond certificate? So, each bond certificate represents a portion of the total loan. So, the usual minimum denomination in business practice is 1,000. So, all those smaller denominations ay pwede siyang payagan occasionally. Okay? So, ang bond indenture, ito yung contract. Yung bond certificate, ito yung kinakapitan ng bondholder na patunay na siya ay isang bondholder. Ano? And then, meron din tayong, kapag naka-pledge yung property as a security, so, meron tayo dyang tinatawag na party called trustee. So, sino ba si trustee? So, si trustee, siya yung nag-hold ng title to the property serving as security. So, hindi pwedeng si issuer yung kumapit ng property. Kasi for example, once na ma-bankrupt si issuer ng bonds, edi pwede niyang ipagbenta yung naka-pledge as security, edi kawawa naman yung mga bondholders. So, bawal din naman yung bondholders kumapit kasi wala pa naman sila talagang claim over that property unless nga ay mabankrupt. So, wala pa silang right talaga over that property. Yung right talaga ay naka-vest pa rin talaga kay issuer ng bonds kasi kanya naman yung asset. So, therefore, para maprotektahan yung rights ng bondholder, so, meron din nag-a-assign ng isang entity na kung saan siya yung makapit ng security na i-pledge ni issuer para mapangalagaan yung claim ni bondholders over sa corporate issuer. And then, meron din tayong registrar or disbursing agent. So, kapag sinabi natin registrar or disbursing agent, so, usually, ito ay mga banks or trust entity. So, dito, dinedeposit ng corporation yung interest at principal payment sa mga bondholders. Kasi yung bondholders, it is a diverse group of people. So, iba't iba yan. So, kaya yung iba, kumukuha ng registrar or disbursing agent para yung corporation, doon na lang magbabayad. Tapos si registrar or disbursing, so kaya nga siya disbursing, siya na yung magdi-distribute ng funds sa mga bondholders. Okay? Next.
So, alamin natin yung contents ng bond indenture. So, nasa bond indenture, di ba ang sabi kanina, andito yung rights and duties of borrowers and other parties to the contracts. So, sa bond indenture, nakalagay yung characteristics of the bonds, maturity date and provision for repayment, period of grace allowed to issuing entity, establishment of sinking fund and the periodic deposit therein, deposit to cover interest payments, provisions affecting mortgaged property such as taxes, insurance coverage, collection of interest or dividends on collaterals, and then access to corporate books and records of trustee, certification of bonds by trustee, required debt to equity ratio, and minimum working capital to be maintained if any. So kung ano man yung mapag-aagrihan ng bondholders at issuer. So nandito yon sa bond indenture. And then sa bond certificate, so ito yung kapit nga ni bondholder na katunayan siya ay merong claim over the issuer. So sa bond certificate, ito ay parang share certificate. Ano, yung share certificate, ito yung patunay na ikaw ay shareholders. So ano ang nakalagay sa bond certificate? Syempre name ng issuer ng bond. So kung kanino ka merong claim. Amount to be paid back to the investor. So kung magkano yung ibibigay sa iyo. So usually yun ay principal tsaka yung interest. Ano, nakalagay dun ay, for example, ay 5% interest. So, ibig sabihin, 5% ng principal. Okay. The date of repayment, tuwing kailan magbabayad ng interest at kailan magbabayad ng principal. The rate of interest to be paid on the borrowed funds. So, rate of interest, sinabi ko na kanina. At ito yung pinaka-important. Hindi naman siya pinaka-important. It is a very vital aspect. Vital part of a bond certificate. A unique certificate in identification number. Okay, kasi yung bond para siyang pera, ano, meron siyang sarili niyang serial code para malaman na yung bond na yun, isa lang talaga ang may-ari. Ano, so bawal. Kasi kapag ang nangyari, merong dalawang nag-claim as to parehong serial number. So, titingnan kung sino naka-record dun sa books ng corporation, kung sino nga ba talagang naka-register. So, kung sino naka-register, edi yun yung babayaran. Para malaman natin kung meron ba nanloloko sa atin or wala. Types of bonds. So, ito ay na-discuss ko na nung ating Zoom meeting. Ano, types of bonds. Pero I will reiterate it para ano, para sa ulong sa ulo nyo na, para damang-daman nyo na ano. Okay, so as to issuer, who is the issuer? So pwedeng corporation, pwedeng government. So pwede ba ang private individual? So hindi, ano, corporation lang tsaka government. So kapag corporation ang nag-issue ng bonds, ang tawag sa bonds na yun ay corporate bonds. Pero kapag government ang nag-issue ng bonds, ang tawag din ay government or treasury bonds. Okay, so treasury bonds din ang tawag sa kanya, ha. So huwag kayong malilito kasi sa retirement prior to maturity. So ang tawag natin sa bonds na binayaran natin pero di pa talaga natin siya dinede-recognize sa books, treasury bonds din. Pero kapag government yung nag-issue, treasury bonds din ang tawag. So, as to terminology, sila pareho. Pero magkaiba sila ng accounting treatment. So, ang aaralin lang naman natin dito sa Intermediate Accounting 3 ay corporate bonds. Yung government bonds, sa higher accounting subjects, yun na siya aaralin. And then next, as to maturity, how do bonds mature? So, pwedeng in lump sum, in a single lump sum, period, pwede rin in installment. Kunwari ay, alam nyo na yan, nasabi ko na to sa inyo, ano, pa 1 million every year for 5 years. So, ganun, ano. So, kapag lump sum, term bonds, kapag installment, serial bonds. At ito, as to security, is there a property held as security? If yes,
Secured bonds ang tawag. Ano? If no, edi debenture bonds ang tawag natin. So, kapag secured bonds, pwede siyang secured by mortgage on real property. Pwede rin naman siyang secured by stocks and bonds of other corporations. So, kapag ang security niya ay mortgage on real property, mortgage bonds ang tawag. Pero kapag ang security niya ay stocks and bonds of other corporations, collateral bonds ang tawag sa kanya. Next, as to registration, are the names of the bondholders registered on the books of the corporation? If yes, registered bonds ang tawag sa kanya, and if no, coupon or bearer bond. So, na-explain ko na to. So, ano yung magiging consequence niya kapag registered bonds at coupon or bearer bonds? So, kapag registered bonds, so ang meron lang right na mag-claim as to interest payment and principal payment ay yung nakapangalan dun sa bond or at saka sa books ng corporation. Pero kapag coupon or bearer bond, ibig sabihin, walang nakapangalan dun. Ano, kung sino yung may kapit ng bond, basta ma-present niya yon sa corporation, so babayaran siya ng interest and principal payment. Next, as to convertibility to shares of stock, so are bonds convertible into shares of stock? If yes, convertible bonds ang tawag natin. If no, ano naman siya? Parang common sense, non-convertible bonds. Ano, okay? And then other types of bonds, so convertible bonds, nasabi na yan. Callable bonds, so ito yung bonds na kung saan si issuer pwede niyang i-call. So kapag kinol, kuhain lahat ng bonds na in-issue niya prior path to maturity. So, babayaran niya syempre yon ng fair value kung magkano man yon, at i-extinguish na yung bonds payable kasi callable. So, pwedeng bayaran ka agad. So, guaranteed bonds, ito yung bonds na kung saan another party promises to make payment if the borrower fails to do so. So, parang ito yung safe kung ikaw yung investor. Ano, ito yung gusto mong bonds. Kasi regardless kung mabankrupt yung si issuer, so merong magbabayad na ibang corporation. At another, junk bonds. So ito ay high risk, high yield bonds issued by entities that are heavily indebted or otherwise in weak financial condition. So, ito yung usually mataas yung interest ng bonds nila kasi ay mataas yung risk nila na hindi makabayad kasi nga sila yung high risk at weak on financial conditions. Next, so tapos na tayo sa theoretical part ng bonds payable. So, punta tayo sa accounting for bonds payable. So, ito, i-reiterate ko lang ulit. So, incidents in the life of a bond. So, issuance. And then, after natin ang issuance, so, yung annual na interest payment or depende kung semi-annual. Periodic interest payment. And principal, if serial bonds, ano, kasi ang maturity ng serial bonds ay in installment din. Okay? And then retirement. So, i-extinguish na natin yung bonds. So, accounting for issue 1. So, meron tayong two measurement principle that is introduced by PFRS 9. So, pwede natin siyang i-recognize at fair value through profit or loss kapag irrevocably designated. Pero, dapat daw, sabi sa PFRS 9, i-measure natin siya at amortized cost. So, kapag irrevocably designated, dun lang natin siya i-measure at fair value through profit or loss. So, magkano natin siya i-recognize kapag ang ginamit nating measurement principle ay amortized cost? So, fair value less transaction cost.
So, kapag naman fair value through profit or loss, fair value lang natin siya i-measure. So, okay. So, ano naman yung fair value? So, kung i-measure natin yung at amortized cost ng fair value less transaction cost, tapos yung fair value through profit or loss ay at fair value. Ano yung fair value? So, ang fair value, it is the present value of the future cash payment to settle the liability. Okay. So, fair value ng lahat ng stream of payments na manggagaling dun sa bonds, ano, mapaprincipal yan, tsaka interest. Ipre-present value natin siya using the effective or market interest rate. So, paano natin makukuha yung present value? Pwedeng may be given in the problem. For example, sold at 97 or sold at 103. So, yun na yung susundin natin kapag binigay siya sa problem. Pero if wala sa problem na ganito, pero given naman lahat yung stream of payments, pati yung effective interest rate, so you have to compute the present value of the stream of payments of principal and interest payment using effective rate. When stated or nominal rate is different from market or effective rate. So, what is bond issue cost? So, ito yung unavoidable legal and contract cost of issuing bonds. Ano? So, for example, yung documentary stamp tax sa bond issue. So, regardless, magbabayad ka talaga ng documentary stamp tax kapag ikaw ay mag-i-issue ng bond. So, wala yung lusot. Ano, kasi yun ay parang tax nga yun ng document, ng debt instruments. Okay? So, yun yung kinoconsider natin as bond issue cost. Unavoidable kasi siya. Ano? And then, accounting for issuance of bonds. So, parang ito lang din yung kanina, yung initial measurement. Pero, parang naka-account title lang ito, ano, kung paano. So, initial measurement of bonds, so net cash received. So, pwedeng fair value of bonds less bond issue cost. Pwede rin namang face value of bonds at premium less discount less bond issue cost. Kasi yung fair value of bonds equal siya sa face value at premium or face value less discount. So, yun yung fair value ng ating bonds. So, paano tayo magre-record kapag mag-i-issue ng bonds? Pwedeng memorandum entry, pwedeng journal entry. So, makikita nyo naman yan sa inyong book. Pero ang sinusunod natin ay memorandum entry. So, accounting for subsequent periods. So, after initial recognition, bonds payable shall be measured either. So, kapag yung nung una pa lang, amortized cost na natin siya minasure, edi amortized cost na siya sa subsequent measurement. Pero kapag fair value through profit or loss, edi fair value na through or profit or loss natin siya i-measure. Okay. So, kapag amortized cost, ha, paano yung subsequent measurement natin? So, using effective interest method. Pero for practical reason, gumagamit tayo ng straight line or bond outstanding method. Yun ay for practical reason. Pero ang nakalagay talaga sa PFRS 9, amortized cost using effective interest method. Next, accounting summarized. So, ito yung mga basic na walang complications. So, okay. So, titingnan natin kung fair value is equals to face amount or face value. Ano mangyayari? Tapos, kapag fair value is greater than face amount, so ano yung entry? At kapag yung fair value is greater than face amount. So, ito ay yung sa initial, sa issuance. Ano? So, kapag fair value is equals to face value, walang difference. Kapag yung fair value ay mas malaki sa face amount, so meron tayong premium on bonds payable. Tapos kapag yung fair value is less than face amount, meron tayong discount. Ano?
Kasi mas maliit yung fair value kumpara dun sa face amount. Mas maliit yung natanggap natin na cash. So, ano yung initial entry? So, kapag walang difference, cash bonds payable. Pero kapag merong difference, for example, yung difference niya ay premium, so, siya ay, so kapag premium, di ba fair value mas malaki sa face amount. So, ibig sabihin, mas malaki yung cash na receive natin kumpara sa face amount ng bonds payable. So, yung cash, then bonds payable plus premium on bonds payable para mag-equal yung ating debits and credits. So, basta yung bonds payable natin, lagi natin siyang i-entry at face amount. Okay? And then, kapag discount, so kabalik na rin lang ng premium, instead of naka-credit siya, naka-debit siya. Okay. Kasi siya ay kabawasan sa carrying amount ng bonds payable. So, kapag tinanong yung carrying amount ng bonds payable, so ile-less natin yung discount, i-add yung premium, at ile-less yung bond issue cost. So, kapag carrying amount ng bonds yung tinatanong. Okay, so tapos na tayo sa initial entry. Punta naman tayo sa periodic interest payment. A periodic interest payment, every interest payment date. Okay, so edi kapag wala naman tayong difference sa simula, so normal lang na interest expense, cash. Tapos wala tayong amortization. Kasi wala naman tayong i-amortize na difference. So, ang i-amortize lang naman natin na difference over the life of the bond ay itong difference na ito. Ito yung i-allocate natin over the life of the bond. So, kapag wala nito, edi wala tayong i-allocate. Okay, yung premium. So, same lang din naman ang entry niya. So, interest expense, cash kapag nagbayad tayo ng interest at stated rate. Pero meron tayong amortization. So, ang amortization, pwede siyang gawin every interest payment date. Pwede rin isang bagsakan na sa end of the year. Okay. So, ang amortization ng premium, so since siya ay naka-credit, so ide-debit natin siya. Ano? Kasi ang aim natin sa pag-amortize, maubos itong difference over the life of the bonds. So, ang adjustment nito ay sa interest expense. So, ang kapag naman discount, so kabaliktaran lang ano. So, since siya kasi ay naka-debit sa simula, i-credit natin siya para unti-unti siyang maubos. And then, ang kasama niya ay interest expense. Kasi doon na, yung amortization, ito ay adjustment sa interest expense. And then, kapag retirement, so i-assume na, so kapag retirement, ito ay at the end na ng life of bond. So, ibig sabihin, na-exhaust na natin lahat ng difference, na nabayaran ng interest. So, ang natitira na lang ay yung face amount ng ating bonds payable. So, edi yun na lang yung ating babayaran. Edi, ang entry natin, i-clock close na natin yung bonds payable. So, siya ay naka-credit dati. Ide-debit na natin siya ngayon para ma-zero out. And then, credit yung binayad natin na cash para isettle yung bonds payable. Pero tatandaan natin, hindi lang cash ang pwedeng pang-settle ng bonds payable. Pwede kasing mag-set up ang corporation ng sinking fund para bayaran ang bonds payable. So, kapag ganun, ang i-credit natin ay yung sinking fund. Pero kapag for example, walang sinking fund, tapos walang cash pang bayad. So, ang ginawa ni corporation ay nangutang siya ng bonds. So, edi, makakancel na yung old bonds, magkakaroon tayo ng bagong bonds payable. So, pare-pareho lang naman sila mapa face value is equals to fair value. Tapos, face value is not equal to fair value. So, pareho lang naman sila. So, accounting concerns. So, ito yung kanina kasi, yung kaninang present natin, yung normal, yung ideal, yung walang complications. So, ito ang accounting concerns. Paano kapag may konting na bago na malaki ang impact sa accounting ng bonds payable? Okay, so simulan natin. What if bond
is issued on interest date. So, walang problema. Ano? So, yung normal entry natin kanina sa initial entry. Ang sunod na tanong, what if bond is issued between interest dates? So, dito tayo may problema. Ano? So, kasi kapag between interest dates tayo, nag-issue ng bonds, for example, ang interest payment date natin ay January 1 tsaka July 1. Okay, and then nag-issue tayo ay March 1. So, paano yun? So, magkano babayaran ni investor sa March 1? So, bali ang babayaran ni investor sa March 1 ay yung fair value ng bonds plus yung accrued interest noong from the period ng January 1 hanggang March 1, ano, pali ilang months yon. January, February, March. March 1, January, February. So, 2 months. Ano, 2 months. So, bakit kailangan magbayad ng accrued interest ni investor? So, kasi by July 1, ang babayaran ni corporation, hindi naman yung prorated na interest ni investor. So, buong babayaran ni issuer yung interest for the 6 months. Kasi pwedeng sa iba't ibang bondholder, iba't ibang buwan mag-i-issue ng bond si corporation. So, kapag in-account lahat ni corporation, kung magkano ba yung talaga yung babayaran niya na interest expense yung sakto lang sa buwan. So, mahirapan si corporation. Kasi nga ay, di ba ang nature ng bonds payable, ito ay long-term borrowing against sa public. So, madami kayong bonds. Madami kayong bondholder. So, mahirapan si corporation. Kaya, instead na siya yung mag-a-adjust kung magkano babayaran, ang babayaran na lang niya ay yung buo for 6 months. Bale, i-reimburse nyo sa simula pa lang yung ibabayad niya sa'yo na hindi mo naman na-earn. Kasi di mo naman na-earn yung January at February. Ano, pero ang ibibigay sa'yo by July 1 for January, February, March, April, May, June. Okay. So, yun lang yun. Ano? So, okay. So, another accounting concern. What if bond year coincide with accounting year? Okay, so for example, yung ating interest payment date ay January 1 tsaka July 1. Tapos ang ating year end ay December 31. So, wala tayong problema. Okay. Pero, hindi, mali pala. Kunwari, ang ating interest payment date ay June 30 tsaka December 31. Yun yung ating interest payment date. And then, yung ating accounting year ay nag-e-end ng December 31. So, bale, by December 31, mababayaran yung interest expense. Wala tayong problema. Hindi natin kailangang mag-accrue. Pero, for example, December 31 yung ating accounting year. So, kasi pwedeng fiscal year. Ano? So, doon na lang tayo sa accounting year. December 31 yung ating accounting year. And then, ang interest payment date natin ay November tsaka ano to? November tsaka May 31. May 31 tsaka November 30. So, yun yung ating interest payment date. At tapos, ang accounting year natin ay December 31. Okay. So, bali sa May 31 tsaka sa November 30, magbabayad tayo ng interest. Okay naman tayo doon. Pero sa December 30, kailangan natin mag-recognize ng accrued interest expense para dun sa interest na na-incur natin for the month of December. Kasi hindi pa natin siya nababayaran. So, yun lang naman yung concern dun. Kailangan i-recognize natin yung interest pertaining to that year.
Okay? Pati yung amortization niya. Kasi yung amortization, it is a function of interest expense. So, kapag merong adjustment sa interest expense, matik may adjustment din sa amortization. So, yun lang yung kailangan nating tingnan if hindi nagko-coincide yung interest payment date tsaka yung accounting year. So, now punta tayo sa accounting for bond retirement. So, ang bond retirement, pwede i-retire natin yung bonds on maturity date na. Pwede rin namang before maturity. So, ang tawag natin dun ay premature retirement. Okay. Kapag naman sa maturity date tayo nag-retire ng bonds, so wala tayong problema. So, ang kailangan lang nating tingnan kung equal ba yung settlement price tsaka carrying amount. So, kapag yung settlement price is equal to carrying amount, wala tayong problema. So, diretso close na natin yun. Ano? Pero, kapag yung settlement price ay mas malaki kumpara sa carrying amount, ibig sabihin, mas malaki yung kailangan nating ibayad kumpara dun sa carrying amount ng bonds ngayon. So, yung carrying amount, ito yung nakarecord sa atin. So, kung mas malaki yung binayad natin, ibabayad natin kumpara sa nakarecord, meron tayong loss. At nakaspecify yung kung anong loss yon, loss on extinguishment of bonds. Pero kapag yung settlement price natin at the date of retirement ay mas maliit kumpara sa nakarecord sa books, so meron tayong gain on extinguishment of bonds. Okay, so yun lang yun sa kapag nag-retire tayo ng bonds on maturity. Titingnan lang natin kung meron ba tayong gain or loss. Paano naman kapag nag-retire tayo before maturity date? Ano or meron tayong premature retirement? So, ano yung consideration na kailangan nating tingnan? So, titingnan ba natin, tingnan natin kung lahat ng outstanding bonds ay ni-retire. Ano? So, kapag ganun, parang ano lang ulit siya. Parang, anong tawag dito? Parang retirement on maturity. Titingnan natin kung meron siyang gain or loss or wala. So, same lang. Walang pinagbago. So, kapag naman nag-retire tayo before maturity, kaso, for example, meron tayong 5 million outstanding bonds. Ang gusto lang nating bayaran as of now, so hindi pa naman mature yung bonds, pero gusto na nating mag-utay-utay ng babayaran, kunwari ay 2 million out of 5 million babayaran natin. So, paano gagawin natin doon? So, hahatiin natin yung bonds. Ano? So, yung kanyang face value, hahatiin natin. Yung kanyang difference, yung premium at discount, hahatiin din natin. Okay? And then, yung portion na napagbenta natin, i-compare natin siya sa settlement price at saka sa prorated na carrying amount. So, kapag may difference dun sa dalawa, edi meron tayong gain or loss. Kapag equal naman sila, edi wala tayong gain or loss. And then, yung natirang carrying amount noong bonds payable, so, yun yung patuloy na mag-a-amortize throughout the life of the bond hanggang sa ma-extinguish yung bond na yun. Okay? So, ito naman. Accounting summarize difference of amortized cost method versus fair value through profit or loss. So yun diniscuss ko throughout this session, yun ay mostly using amortized cost method kasi yun nga yung sinasabi ng standard na dapat measurement ng bonds payable. So, dito, ipakikita lang natin ano yung difference niya kapag amortized cost method ang ginamit, ano yung difference kapag fair value through profit or loss yung gamit. Okay, so sa initial measurement, kanina na-discuss na natin, kapag amortized cost, fair value less transaction cost. Kapag naman fair value through profit or loss, fair value lang. So, yung transaction cost, diretso expense na siya.
yung sa transaction cost, sa amortized cost, siya ay sinasama sa valuation ng bonds. Hindi siya ina-expense kasi siya ay ina-amortize throughout the period. Next, interest payment. So, pareho lang naman sila. Interest expense, cash, interest expense, cash. And then, amortization. So, kapag amortized cost, so meron. So, depende kung premium or discount. Kapag fair value through profit or loss, wala tayong amortization. And then, changes in fair value every end of the year. So, amortized cost, hindi natin ina-account yung changes in fair value. Pero kapag fair value through profit or loss, so, di ba, minemeasure, ang ayon na nga sa kanyang title, siya ay minemeasure natin at fair value. So, dapat updated yung value niya lagi sa fair value. And then, yung any changes, through profit or loss natin siya, i-re-recognize. So, ano ba yung gain on change on fair value? So, ito ay profit and or loss account. So, kapag mas malaki yung fair value ngayon kumpara sa fair value niya last time, so, meron tayong gain kasi, hindi, meron tayong loss kasi ay lumaki yung ating babayaran. Pero kapag mas lumiit yung fair value niya ngayon kumpara last time, meron tayong gain kasi ay lumiit yung ating babayaran. So, yung point of view natin ay yung issuer. Kasi tayo, kasi bonds payable naman ito, ano. And then retirement. So, amortized cost, bonds payable, cash. Tapos titingnan na lang din natin siguro kung may gain or loss. Sa fair value through profit or loss, ganun din. Bonds payable, cash. Titingnan natin kung may gain or loss on change in fair value.